Napalaban agad si Richie Rivero sa pagpapatuloy ng PBA Draft Combine. Medyo nagkabigayan at nagkakiskisan si Richie Rivero at ang former Mapua guard na si Adriano Kum. Medyo nakulitan dito si Papa Richie sa depensang binibigay ni Adriano Kum. But anyway, sa ating previous video na i-feature natin yung sa tingin ko na isa sa magiging dark horse sa upcoming PBA draft this year na si Sheyan Jackson. Nang aking balikan ang listahan ng mga aplikante sa PBA draft, may nabasa akong pangalan na pamilyar sa akin. Ito pong si Taylor Miller. Actually, ito pong si Taylor Miller ay nakausap ko 2 years ago nang ma-feature ko sa aking YouTube channel. Silang magkapatid, ano? Lalong-lalo na yung kanyang younger brother na noon ay 15 years old na grabe din maglaro. Ilalagay ko yung link dyan sa description. At sinabi sa akin ni Taylor Miller 2 years ago na after college ay may plano siyang maglaro dito sa Pilipinas. At eto na nga, nakakita natin yung kanyang pangalan at nag-apply siya sa PBA draft this year. Si Taylor Miller ay 6'2 guard, 23 years old at produkto ng Westminster University NCAA Division 2. At sa kanyang senior year dito sa Westminster Griffins, nag-average si Taylor Miller ng 13.6 points, 3.6 rebounds at 3.1 assists per game sa loob ng almost 30 minutes of action. Yung kanyang nanay ay Pilipina, si Maribeth Miller. Apat silang magkakapatid at isa na nga dyan, si Andrew Miller. Ayon sa scouting report, si Miller ay high volume scorer at walang takot bumitaw ng tres even off the dribble. At tulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Andrew Miller, may bounce din itong si Taylor. Noong high school sa Palo Verde, scoring champion itong si Taylor Miller na kung saan may average siya ng 27 points per game. Kaya naman napabilang sa first team All-State ng mga multiple outlets at isa sa mga nominee ng McDonald's All-American. Na-recruit ng BYU, isang D1 school, pero hindi siya nakapaglaro doon at nagpatuloy ng kanyang college ball dito nga po sa Westminster Griffins. Isa sa mga unknown film sa draft class na to. Pero sa tingin ko, isa rin sa mga dark horse. Unfortunately, hindi pa nasisilayan ng mga PBA teams to dahil hindi yata siya naka-attend ng PBA draft combine. But anyway, sa mga PBA fans dyan, tandaan nyo yung pangalan na to, no? Taylor Miller.